what are the 5 ways to become rich? Pag-usapan natin yan guys so in this short video, so make sure to stay tuned. So today, pag-uusapan natin yan guys, yung 5 ways to become rich. Okay, yung topic na makikita mo sa screen. Okay, so yun yung i-discuss ko sa'yo. But disclaimer lang muna, bago ko ituloy yung video ko, is baka naman may magtanong sa akin, mayaman ka na ba? Bakit mo i-discuss yan? Di ba, hindi ko naman ito i-discuss dahil sa mayaman, totally rich na ako. Pero papunta na rin tayo doon. Pero yun nga, kaya ko lang siya ituturo sa inyo para at least meron... magkaroon po kayo ng idea kung ano-ano ba yung pwedeng paraan na gawin mo paano ka maging rich or paano ka maging mayaman, maging successful. Okay, so number one, 5 ways to become rich is inherited. Ano yung ibig sabihin ng inherited? Ibig sabihin guys, pwedeng magiging mayaman ka dahil mamanahin mo siya. Mamanahin mo saan? Sa magulang mo, mga properties ng mga parents mo. But ang problem doon, pag minana mo lang yung isang kayamanan sa magulang mo, wala kang sapat na knowledge and skills. Let's say for example, hindi naman natin hinihingi na pinamanahan ka tapos wala na yung magulang mo. Karamihan, nawawala ka agad yung nalulugi yung negosyo hanggang sa nagbaback to zero, nag-struggle yung mga naiwan, yung mga anak kasi hindi nila pinag-aralan paano nakuha yun ang magulang nila. Okay, in short, hindi nila alam paano i-manage yung kanilang mga assets, yung kanilang mga properties, yung kanilang mga business. Okay? So, yun yung problema doon. Number two, share it. Ano ibig sabihin ng share it? Pwede kang mag-asawa ng foreigner. Pwede kang mag-asawa ng mayaman. Di ba yun yung ginagawa ng karamihan? Para sila maging rich ka agad, para makaahon ka agad sa hirap, nakikishare sa asawa. Pwede nag-asawa siya ng mayaman na mismo. Okay? But ang problema doon, pag hiniwalayan ka ng asawa mo, possible na, siyempre, wala na rin yung mga assets mo, yung mga, ano mo, yung mga pinundar niyong dalawa. Ang worst niyan, may iwan ka ulit na parang broke, okay? So, number three ways is yung win it. Ano yung ibig sabihin ng win it? Napakaano naman to. Siguro karamihan ginagawa to ng mga Pilipino is yung lottery mindset. Yung tataya sa loto. Sabi nga, according to study guys, mas malaki pa daw yung chance. 95% pa yung chance mo na tamaan ka ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. Bakit sa dami-dami ng tumataya yan eh? Diba? So, paano ka bago ka maging mayaman, kailangan mo munang tumaya. Bago ka kumita ng tumama sa loto, kailangan mo tumaya. Gusto mong tumama sa loto, di ba? Gusto mong mag-million, pero ang tanong, tumataya ka ba? Pero yun nga, yung ratio is nasa lang. Napaka sobrang liit lang. Okay, so yung problema doon, mas malaki yung pwerang mauubos sa'yo. And pag nanalo ka naman, let's say for example, nasunerte ka, nanalo ka, ang mangyayari, meron tayong nakikita sa TV sa mga pinapalabas na nanalo sa loto in just span of 5 months, yung napanood ko is nawala ka agad yung ilang milyon na napanalunan niya. Bakit? Kasi hindi niya alam, yung Pilipino, hindi nila, wala silang sapat na knowledge and skills paano palaguin yung pera. Kaya mabilis lang din mawala. Okay, so number 4, steal it. Pwede kang umaman, pwede kang kumita ng milyon sa pagnanakaw, pag-corrupt, or nakawin mo yung bank, mag-hold up ka, di ba? But yun nga, risky naman. Tsaka sabi nga, yung bagay na nakuha mo, tapos hindi mo siya pinaghirapan, mabilis lang din mawala. Okay? So number 5, so nandito tayo. Okay, pumili ka na lang kung saan mo gusto para anong gawin mo para umaman ka. But I suggest pa kung nanonood ka ng video ko na to, number 5 yung piliin mo. Make it. Ikaw mismo, gawin mo yung gumawa ka ng paraan. Ito yung mas sabi nga, ito yung solution. Front row. Wala nang iba. Okay? Gumawa ka ng, magtayo ka ng sarili mong business. And trabuhin mo siya, pagsikapan mo siya hanggang sa maging successful ka. Okay, hanggang sa maging katulad ka ng mga mentors natin.
Okay, so sabi nga, doon naman tayo papunta eh. Yung kung ano yung mga narating na mga mentors natin, uplines dito sa business. May mga supercar na sila, hypercar, house and lot, and na-enjoy na sila, na-enjoy na nila yung buhay. Meron na silang time freedom and financial freedom na kasama yung family nila. Na-enjoy yung nila yung pera nila na kasama yung family nila. Family nila. Okay, so yun lang magiging tip ko sa inyo guys for today. So kung ikaw wala ka pang idea kung saan ka pipili doon, make sure na mapanood mo tong video ko na to and i-apply mo, and I suggest yung number 5 yung piliin mo para sure ka. Though mahirap, sabi nga, it's kumaga, this is hard but it's worth it. Okay, so sabi nga, lahat ng success pinaghihirapan. Wala namang success na instant. Kasi pag mabilis mong nakuha, mabilis din mawawala sa'yo. Okay, so yun lang muna guys. See you sa mga susunod ko ng videos. By the way guys, kung hindi ka pa naman front row member, pwede ka lumapit sa akin. Yes, matulungan kita na makapag-start sa ganitong klaseng business. So ngayon pa lang, welcome ka na sa front row family. And once again, decide to meet succeed. She, billionaire's mindset. See you on top. God bless. Bye for now.